So, mas makatipid ka sa maintenance. Usually, ang maintenance nito, yung ano lang, yung brake pads. Then, sa brake pads naman, ang sabi ng Tesla noon, kailangan pag-abot na ng sasakyan mo ng 20,000 kilometers, kailangan mong ipa-service. Tapos, kailangan mong ipa... Kailangan mong ipa-change, palinisan yung brake. Yung first namin na Tesla, nagpa-change kami 50,000 kilometers. Wow. In fact, sabi ng mekaniko, hindi pa kailangang palitan. Kasi itong electric cars kasi, meron siyang regenerative braking. So, pag binitawan mo yung accelerator, yung sinabi ko kanina, kusa siya na mag-slow down. Then, at the same time, mag-regenerate ng kuryente. So, ibig sabihin, pinahinto mo yung sasakyan kahit hindi ka gumamit ng brake, yung brake pads mo. So, mas longer ang lifespan ng mga braking system mo. Kasi so, kung mag-apply ka ng brake, mag-ano yun sa... iipit yun siya sa disc brake, di ba? So, the more ka mag-brake, the more iipit, the more na maput-put yung brakes mo. Pero ito, pag binitawan mo yung brake, meron siyang parang magnet na magpapaslow down ng sasakyan and create an electricity at the same time papunta sa battery. So, yan dito, na malapit dyan sa bridge, merong supercharger, yung hinintuan natin kahapon. Dito ba tayo nakita kagabi? Kahapon. Dyan tayo, kahapon dito. So, galing dito, after, I think, 50 kilometers, meron na namang supercharger. So, isa yan sa reason bakit Tesla yung pinili namin para at least na meron kang, hindi ka mamumroblema sa charging areas. Nagbiyahe kami going to Italy. Nakaplan na siya. Ang Tesla, meron din siyang program. Tuturuan ka ng car kung saan ka mag-charge. So, ilagay mo, nakaprogram na dito, automatic na yan. Pindutin mo lang siya ito. Ayan na yung mga suggestions niya kung saan ka mag-charge. Nadaanan na natin yung Clofta na supercharger. So, hindi ka mamurulema na hanap ka pa sa cellphone mo kung saan yung charging stations. So, isa yan sa reason bakit Tesla yung pinili namin. Then, pagdating mo sa, halimbawa, yung charging areas, yung mga non-Tesla na chargers, yung mga charger nila, sometimes may mga 4, 5, 10. Pero ang mga superchargers, kahapon nakikita mo, sobra 20. Kung may mga times na kailangan mo mag-antay, pero minutes lang, 5 minutes, 10 minutes, charge ka na. So, ang itong naka... flash sa monitor, open yan 24 hours or? Oh, open yan 24 hours. Then majority sa mga superchargers na to, merong malapit na restaurant or malls na pwede kang mag-CR, pwede kang maglibot sa mga malls while nag-charge ka. So basically, hindi talaga siya waste of time. At saka, kung gusto mo lang mag-drive, walang problema dito sa Norway kasi pwede ka mag-drive 24 hours, no? Yeah. Safe. Actually, it is all over the world. Sa Morocco ngayon, meron na sila naglagay pero medyo konti pa. But, mamaya, papakikita ko sa iyo yung network of superchargers. Kahit sa China, sa Singapore, meron na ngayong mga superchargers. Sa Thailand, meron na. So, hopefully, magkakaroon na rin sa Pilipinas. Pilipinas, no? Meron na bang kwan doon? Hindi pa ako nakakita Tesla? Ng Tesla sa... Meron. Pero ano pa lang? Selective pa lang, no? Kunti pa lang. Kasi dati sa Pilipinas, merong batas na ang pag-electric yung sasakyan mo, may specific na speed. Mabagal ang speed kasi noon kasi mga ginagamit yung mga electric bikes. Yung parang mga tricycle na electric yung na mababagal. Pero ngayon, I think na modify na nila yung batas na pwede na siyang pwede na mamam sagot po mamam. And ito meron na siyang chargers, lagay mo lang yung phone mo dyan. Pala to, no? Automatic pa, no? Mag-charge na siya.
At saka yung key nakakuan mo sa phone mo, sa phone. Oh, at saka meron ding card, pwede rin. Ah, may naka-card pa rin. Oh. So, hindi pa talaga maliban na mawala mo yung phone mo. Paano kung mawala yung phone, anong ganyan? Meron kami sa wallet, meron kaming card. Ah, may credit card na ano na i-ano mo dito sa gilid. Sa gilid ilagay mo dito. So, pwede pa rin ma-open mo pa rin pala. Yeah. Kasi meron kang extra. Or pwede kong i-inform yung wife ko na pwede mong pandarin yung kotse. Halimbawa, nakalimutan ko yung card ko. Hello. Galing. So, ito yung pinakamagandang comprehensive na explanation ni ng ating kaibigan dito, Jojo Camasora. Ito yung pinaka-master niya. Galing lang maka-explain. So, kung meron kayong idea kung anong mga advantage, disadvantage. Kung meron kayong question, you can put it in the comment. Yep. Shoutout natin, Julius Camasora, Norway. Joe, pwede ba bigay mo, open ka ba sa mga tourist dito na gusto mag-contact sa'yo? Yeah, kung gusto nilang magtanong, basic information, paano pumunta dito, and ano yung mga things na dapat nila i-prepare, no problem. Pwede kaming tumulong mga informations. Kasi maraming nagtatanong din. Immigration na sila. Immigration na. Yeah. So gaya ngayon, meron kaming bisita galing sa Davao. Actually, lima yung in-expect namin na bisita sila, Boyet. So, before sila dumating dito, nagpo-provide din kami ng information based lang din sa alam namin. Tsaka itong pamilya, pinaka-blessing sa akin kasi matagal na akong gusto talaga magpasyal dito sa Norway. Kung winter time, pwede nyo habulin si Aurora, yung tinatawag nila na Northern Aurora Lights, Borealis, yeah. Aurora Borealis. Isa sila dito sa mga area na nagpapakita si Aurora Borealis. So, marami kang mga gagawa. Umpisa pa lang ito, yung content ko na ito, para lang sa Tesla. So, magaling na pagka-explain ni Jojo, at saka yung mga pictures ng Tesla, tsaka yung pollution talaga dito sa Norway, napakaganda. Wala kang makita na air pollution, noise pollution, wala. Ayaw nila ng maingay. Tsaka kita mo yung nature, dami pang ito ha, sa city ito, capital city. Hindi pala capital ng Oslo dyan, no? Pero capital lang ngayon ang Oslo. Sa capital market, ito, ha? Ngayon Oslo na. Kung kami, taga-Davao kami, pero hindi mo makikita ito na napakaganda pang nature na makikita mo. Ito, pinaka-capital ng Norway, Oslo. Kung makikita mo sa paligid, dami pang trees. Green pa siya. Tsaka wala talagang uso. Pinipreserve talaga nila yung kahoy. Tsaka nalaman ko rin kang sa sawan ni Jojo, si Ami, mama Ami. Lifespan nila dito is 100 years old. Yeah. May doctor to. Maganda sana kung ganun ang lifespan natin. Pero pag ingatan mo talaga yung environment, ito rin ang pinaka-bigay sa atin ang healthy lifestyle. So, bigay din ng mga sa atin ang life so, extension. So, tambay muna tayo dito. Iwanan nyo na ako to. Ay, atin na kita. Okay. Pwede rin, o ba? So, balik tayo dito? Doon tayo sa Circle K. Sa Circle Station. K. Okay. Sige. Ito yung area din ito na maraming waiting area. Waiting area sa airport kasi ayaw nila gusto na mag... Sa kabila. Actually, isa yan sa magandang na pwede naming ipagmalaki dito sa Norway. Ang mga highway dito, meron kaming tinatawag na M plus, Multi plus. Ang mga truck kasi dito, hindi ka pwedeng merong specific number of hours na hindi ka dapat lumampas mag-drive. Kahit gising na gising ka pa, pag umabot ka na ng halimbawa, ng ganitong oras, dapat mag-rest ka na. Nagmo-monitor ang mga police dyan, meron silang logbook. So, yung nadaanan natin, doon yung mga truck. So, pag nag-travel ka, going to the north, for example,
meron talaga mga places na pwedeng mag-park yung lahat ng vehicles. Pwede kang matulog, merong toilet, merong ano. And that is provided ng government for free. Oh, nice. Ano. So far sa biyahe namin, ilang beses na kami na long drive going to the north. So far, walang tao na nanggagalaw sa'yo, walang, ano yun, yung mga, walang mga bad elements na mag-triplet sa'yo. So far, safe ang lugar. Then, pag meron namang mga ganun na trouble, madali masyadong tumawag ng police. Police assistance. Yeah, or kung merong medical problem, medical assistance dito with regards sa ambulance, meron din silang helicopter. Yung ba mga bisita niyo rito or mga tourist kung sakali may mga accident, yeah, libre ba sila? Po, pwede silang tumawag. Tsapaka libre din sa medical or usually, initially, libre siya, pupuntahan kayo. Pagdating sa hospital, kung kailangan ng mga expenses, ang magka-cover niyan ang travel insurance. Ah, sa travel insurance. Yeah. Yan ang reason bakit if ever mag-tourist kayo, required ang pag-apply mo ng visa, required siya mama, no? Pag-apply mo ng visa, required ka na merong travel insurance. Insurance. Yeah. But initially, pagdating dito, halimbawa, merong aksidente, hindi ka muna tatanungin kung meron ka bang insurance. Safety mo muna ang i-consider nila. Then, yung insurance, later na yan siya, i-ask nila sa pagdating na sa hospital. What is important, pagdating mo sa isang country, dapat tanong mo kagad ano yung mga emergency numbers. So, ito na yung airport nila. Ito yung airport. Airport natin pala. Sa Gardermoen. Gardermoen, Oslo. Gardermoen. Gardermoen. Hindi siya masyadong malaki, pero so far... Organized. Organized siya. Malaki din namin na... Malinis. Tourist friendly. Yeah. Tourist friendly. So, ibaba natin dito si mama, yung wife ko, kasi mimit niya. Okay. So, meron tayo. Go down and I will ask. Oh, yeah. Just okay. Call. Just call. I'll call you. Puntahan namin si Josh. Okay. So, itong place na to, we are only allowed to stay here for 7 minutes. Mami, bumaba siya kasi meron kaming kaibigan nila na sunduin dito sa airport. Ito yung airport ng Oslo. Capital ng Norway. Dito yung short-term parking. Oo. Pwede lang mag-guan, ano? So kaya nagmamadali kami dito kasi 7 minutes lang ang allowed na magstay. Pero yung 7 minutes pa rin doon sa may kuan short term. Doon walang limit kaya lang magbabayad ka per hour. Ah, may bayad na doon. Oh, parang 74 kroner ata ang 20 minutes. Ah, 20 minutes. Mahal siya actually. Ito yung sabi mo na poste, no, na makuha. Oh, yan. Yun ang guide namin. Bawat poste diyan. Malapit sa poste, merong number. Ito, so, ito. Pag meron kaming sinusundo, ayan, bali, tinatanong namin kung anong post number ka malapit para alam namin kung saan kami ito. Maganda talaga pag organize nila dito. So, labas muna tayo para ma-ano yung tawag niyan, yung oras. So, ang nearest namin na tinatambayan dito while waiting for kung sino yung aming susunduin, sa Circle K. Gasoline station yan siya, brand ng gasoline station. Malapit lang siya dito. So, pwede doon maghintay, ano? Pwede kang bumili ng kape, pwede kang gumamit ng toilet. Malapit lang siya, few minutes drive lang. Tsaka allowed din mag-kwan doon. Doon ka na maghintay. Mag-parking ka. Then, dito, makikita ninyo, madadaanan namin, itong airport na to, surrounded by parking spaces. Malaki masyado ito, pero may bayad siya. Yan, mga parking space na yan. May bayad yan. May kuha na yan. Merong short-term parking, merong... Sino nagpa-park dyan? Maghihintay pa rin sa... Yung mga pasahero. Hindi. Yung mga, halimbawa, Spain. Iwanan lang yung sa Spain dyan. Park and drive doon, tawag sa amin. Park and drive, no? Yeah. So, kung mga local dito, mga Norwegian, kung gusto sila iwanan lang nila yung ano, sasakyan. Doon ka lang, instead nga. Mas cheaper siya kung mag-book ka ahead of time ito, parking. Malaki yan, nakapalibot sa airport. Saka mas malaki kaysa mag-Uber ka, no? Oh, yeah. So,
kaysa mag-taxi ka kung malayo yung kuan mo. Meron kasing mga flights na alanganin sa oras, wala ng bus, wala ng train. So, or yung iba para hindi ka mag-antay ng matagal. So, iwanan nila yung kotse dyan. Kami, dati, for example, mag-vacation kami, like, punta kami somewhere, like sa Spain, for example, weekend na trip, iwanan namin yung sasakyan dyan. Yung charge nila is per day naman, no? Merong per day, merong per week. Per week. Mas mura kung per mas week na. Mas cheaper siya kung weekend ka mag-park. Mas mura kung weekend. Meron silang mga package din ito. Another day, no? Laki. Dami pala itong meron din dyan. Park and drive. So, kung dito ka mag-park, libre na may shuttle sila? Merong bus. Paikot-ikot. Ito siya. Ito yung shuttle nila, no? Shuttle. Mercedes-Benz. Nakalagay kung anong parking space ka. Pagdating mo dun sa airport, meron siyang specific kung saang parking area dadaan yung bus na yun. Ito pala yung gasoline station na pwede kami mag-park dito. Usually, dito kami nakikita ni Diyos, pero I think nag-charge ata si Diyos. So, wala ata siya dito. Yung bus na yan, yung blue na yan, nagbabiyahe din yan, yung tinatawag na airport bus. Ito? Yeah, so pero may bayad ba? Or meron na. Siya. Galing pero, dito na area. Galing sa airport mismo sa terminal, tapos meron mga specific place kung saan saan pwedeng mag tawag niyan. Ruta-ruta din siya. May ruta rin. So, 'yun. Okay. Mapansin niyo, merong diesel, merong gasolina. Doon sa gilid meron ding electric chargers. Halos na mga gasoline station dito meron ng charge. Nalagay na sila ng charging station. Charge station ayon. Kita niyo 'yun. May charge station din doon. So hindi mo talaga ma-problema kung electric car or gas. It is just a matter of yung good travel planning para hindi ka maubusan. Usually naman, reaction ko lang, sorry sa mga hindi nila magustuhan yung sasabihin ko na merong mga nagpo-post sa Facebook na nagdadrive ng Tesla tapos merong generator sa likod. Hindi ako naniniwala na kailangan yun. Anong generator? Meron silang dalang generator sa TikTok na tumatakbo yung sasakyan tapos nag-charge yung generator. Sa totoo lang, karamihan sa mga electric cars hindi tumatakbo, hindi mo ma-on pag may naka-connect doon sa charging port mo. So, yun ang hindi ko maintindihan bakit merong mga ganun. But I don't know, hindi ko rin alam yung makapang content lang yun. Possibly din. Para ma-viral yung content nila. Pero sa totoong buhay. Sa amin, sa experience namin so far, hindi kami gumagawa ng ganun. Bago kami umalis, halimbawa mag-long drive kami, a week before, nagpaplano na kami na ilan yung kilometers babiyahin namin, saan kami first stop na mag-charge. And like ito, for example, yung mga pula na yan yung mga charging stations. Okay. Yan. So, makikita magsasuggest siya sa'yo kung saan yung possible mo na mag-charge. Kung saan ka na, no? So, babali ngayon, saan tayo dito? Ito, ang pinakamalapit sa atin, itong airport na supercharger. Yung baro yan. Ito yung location natin. So, nakalagay din kung ilang available na chargers. 37. Yung dinaanan natin kanina, merong available na 17. So, pag may dumating, gagamitin yung isang charging port, yung isang charger, magiging 16 na lang yan. So, at least, alam mo na, may bakante pa, no? So, halimbawa, kasi kung occupied lahat yan, hindi na yan available. Lagyan na nila na. Mawala na yung number. So, hindi na yan available. So, huwag ka na pupunta. So, for example, ginagawa namin, pagdating namin dito sa, ito sa airport, dalawa na lang available. Baka pagdating natin, mayroong pang dumating na dalawa. So, diretso na kami ng gauge ball. Pero kung hindi na kaya ng kuryente mo, mag-isip ka na ng alternative. So, bigay din siya ng warning kung ilang miles na lang or kilometers na lang ang markuhan mo. Pag nag-set ka ng navigation, pag nilagay mo yung kung saan ka pupunta, halimbawa, punta tayo sa isang lugar, ito lang, i-click natin.
Now turn right to stay on Edward Green. Nakalagay siya. Nakalagay siya dito kung ilang percent ka na lang meron sa battery mo pagdating mo doon. Yan, estimate. Hindi siya 100% accurate, pero mag-vary lang siya, maliit lang ang margin of error. Oh, pero at least hindi ka maubusan. Kasi alam mo na. So halimbawa, pagdating mo doon, nakalagay 10% na lang. So bago ka dumating, kailangan mag-charge ka. Mag-charge ka na. Yan. Or magdagdag ka bago ka umalis. Pwede ba may audio pala ito? Or kung habang nagkuhan ka, navigate ka? Oh, meron. Sasabihin niya, halimbawa, pagdating sa runabout, sasabihin niya kung ilang kailan exit ka, magkailan ka lalabas. Pero kanina, wala tayong audio na gamit, no? Wala, kasi hindi man tayo nag-navigate kanina. Kung saan navigate na program ka. Kung mag-navigate ka lang. Magbigay siya ng kuhan. So, voice. Kami, kahit alam na namin yung lugar yung pupuntahan namin, may chances pa rin na naglalagay kami ng navigate para malalaman namin kung ilang may audio nakalagay din kung ilang minutes ka bago dumating. Yung average speed based yan sa actual na speed ng kalsada. So pag mag-overspeed ka, mas kukonti, pero advisable wag kang mag-violate ng traffic rules kasi mas mahal din yung multa saka mas may traffic violation ka. At saka yung driving behavior mo naka-record yan sa computer ng sasakyan. So, in fact, sa Amerika, nasa proseso sila na i-implement yung full self-driving. So, para magkaroon ka nun, kailangan mag-subscribe ka sa Tesla tsaka bibili ka ng ganong feature. Pero, ang alam ko, makakabili ka ng full self-driving na feature kung yung record mo sa driving, i-review nila kung maayos kang mag-drive. Kung marami kang driving errors, para bang kailan mong i-prove sa kanila na safe ka talaga para doon. Although ngayon, marami pang mga accidents na nangyayari. In fact, marami pang mga observations na dapat pang i-refine. But, pero so far dito sa Norway, meron nang gumagamit. So, galing ni kuha natin, kasamahan natin, pagka-experience. So, I hope we can help sa mga informations. Kasi marami pa kasing mga misconceptions about sa mga electric cars. Yung taxi na yan, electric yan, Mercedes. Majority sa mga bus dito, mga shuttle bus sa parking, ano na yan, mga electric. Kahit yung mga malaking bus, kuha na rin, ano? Oo. Mga electric na rin. So may mga truck na pala na or bus na electric. Kahit na yung mga delivery vans na pumapasok sa loob ng city sa Oslo. Paunti-unti na nilang pinapalitan ng electric kasi by next year hindi na papapasokin yung hindi electric. So hindi ka na makakapag-perform ng business mo. Required na baga sa nalapat yung mga gamit mo electric na. Electric or hybrid or hydrogen. Sa hydrogen naman, sabi nila matipid din, kaya lang hindi pa masyadong maraming refilling station sa hydrogen. So hopefully it will improve. So itong Porsche din na natin yung electric. Sana nagustuhan niyo itong content na ito. Tsaka meron pa tayong i-vlog at saka content. Marami tayong matutunan dito sa Norway at saka marami tayong mga lugar na mapuntahan. Ito pa rin yung host natin, si Julius Camasora. Napaka-pait na tao at saka pogi pa. Comment lang kayo sa vlog ni Boyet. Para comment kayo, mga questions para mabigyan natin ng content at saka answer. Na malinaw natin. Ano yung topics gusto nyo? Tsaka topic natin. Try natin. Malay natin. Alam natin yung answer. Baka mamaya or bukas i-post ko ito. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dito muna tayo at saka sa hanggang sa susunod na content. Thank you. God bless.